What's up guys? Welcome back sa ating channel. So quick update lang guys about Axie Infinity Origin. So wala masyadong kaganapan sa Axie Infinity Origin. So wag nyo kalimutan guys, meron tayong tournament sa May 22. Di ko alam kung ila-livestream nila yan guys. Pero meron tayong qualifiers dyan para sa next month na event. So meron tayong bagong meta, bagong team na ginagamit guys. Hindi ko muna i-reveal sa inyo yung team na to. Pero nakikita nyo guys, halos panalo tayo guys. I-blur ko lang siya ngayon. Tatakpan ko lang. So, halos tatlong talo lang tayo nito sa 20 na laro. So, medyo malakas to siya guys. Umaba lang yung rank natin dahil nag-experiment tayo ng mga teams, naghanap tayo ng mga magagandang team na pwede gamitin. Kasi yung daming teams guys, pwedeng combination, sobrang dami guys. Kaso yun lang, mauubos yung pera natin sa kakabili ng Axie. So, naghahanap ako ng mga iba't ibang combination, team comp na nasa budget lang guys para yung mga baguhan nating manlalaro ay pwedeng subukan ang Axie Infinity Origin. Update tayo guys. Ito na yung sinasabi ko na Axie Infinity Origin Championship. Kung hindi kayo nakapag-register, is register na kayo guys. May slot pa ata yan guys. Hindi ko alam kung meron o wala na. So update lang tayo dito kay Nix guys. Pumunta siya ng Cebu nung last weekend. So, meron silang meetup na nangyari, no? Kasaming YGG. So, maganda to guys dahil sinusulong nila yung mga small meetup sa bawat sulok ng Pilipinas bago i-full launch globally yung Axie Infinity Origin is nagkakaroon sila ng maliliit na pocket meetups. Tapos, yung marketing nila, alam ko, in the next few months is magiging aggressive sila sa kanilang marketing. Alam ko, narinig ko, kukuha sila ng mga artista ata, mga ads sa TV. So, talagang tatry nila i-full scale marketing to guys, ang Axie Infinity Origin bago mag-launch. So, huwag nyo kalimutan guys, nagkaroon pala ng update yung ating RON. Itong RON wallet natin is nagkaroon ng update yan. So, wala naman kayong dapat gawin is parang kailangan nyo lang i-approve yung bagong extension, tapos lagay nyo lang yung password nyo, tapos okay na yan guys. Huwag nyo ilagay yung seed phrase nyo guys ha. It means hindi yun yung totoong Ronin extension ng Axie Infinity Origin. So kailangan yung wallet lang na password ang ilagay nyo, hindi yung seed phrase. So pag yung seed phrase yung hinihingi is magduda na kayo guys, baka phishing na yan. So ingat-ingat lang tayo. So andito tayo guys, update sa ating SLP. So 29 centavos na siya guys, umakyat siya na 4.6% galing kahapon. So binabantayan ko yan guys ang Bitcoin. Dahil ang sabi nila is bababa pa daw ang Bitcoin guys. Around $22,000. So ngayon nasa $30,000 siya guys. So medyo umaakyat-akyat siya. Hindi ko alam kung tutuloy-tuloy na ba to. Hindi ako expert sa cryptocurrency. So this is not a financial advice. So makikita natin guys is tumataas na yung SLP. Dahan-dahan from nung May 17 kanina, madaling araw, no? Sa 27 cents siya. Yung pinakamababa nito is 25 cents, alam ko. So, dahan-dahan, akyat baba lang siya, guys. Yung AXS natin is bumaba rin. Pero actually, tumaas na to, guys. So, I recommend, guys, kung long-term bullish kayo katulad ko ng Axie Infinity Origin, is bumili kayo, guys, ng AXS tsaka RON. Yung AXS naman, guys, is pwede natin i-stake yan. Tapos, itong RON, guys, is bullish rin talaga ako dito sa RON. Bili na rin kayo guys ng RON pag meron kayong extra. This is not a financial advice again guys, pero talagang nakikita ko kasi guys yung mga builders program. Updated tayo dyan medyo sa Axie Infinity Origin. Yung kung di nyo alam guys, yung builders program is yung iba't ibang dev gumagawa ng bagong laro on top of the Ronin network. So feeling ko guys in the next few months, magre-release na sila ng mga games na yun, guys. So, automatically, guys, pag nilaro mo yung games na yun, is may transaction fee yan.
So yung transaction fee na yon is mapupunta dito sa raw network na to, guys. So long-term bullish tayo, guys, sa Axie Infinity Origin. Medyo mababa yung ating SLP, AXS, tsaka RON. Alam naman natin yung market sentiment ngayon is napakamababa, guys. Ang daming negative dahil sa mababang presyo. Yung mga scholars natin is nagki-quit dahil maliit yung palitan ng SLP. So sinasabi ko lang paulit-ulit sa mga scholar ko, guys, is tiis-tiis lang tayo. In the next few months, guys, talagang babawi tayo, guys, itong Axie Infinity tsaka itong buong crypto market. In the next few months, siguro makakabawi tayo, guys. This is, again, this is not a financial advice. So yung pwede kayo mag-invest dito, guys, ito, kung ako yung tatanungin nyo, guys, is RON and AXS talaga, guys, bibilhin nyo. Okay rin naman ang SLP dahil maraming burning mechanism na i-release yan. Yung team na ginagamit ko is hindi ko muna i-reveal, guys, dahil marami pa tayong variation dyan. Tinatry ko pa i-improve. Kung medyo sa tingin ko, tinitingnan ko rin yung mga weaknesses tsaka strengths niya, yung mga possible counter niyan ng bagong yung team na ginagawa ko. So tinatry-try natin, tinitingnan natin, guys, kasi magkaiba kasi, guys, ang counter netong, ang counter para dito sa Topaz Beast is weakness niya, yung team comp na ginagamit ko ngayon. So ang kagandahan talaga dito sa Axie Infinity Origin, guys, is napakaraming possibilities, guys, na team comp na pwede gawin. Depende sa imagination natin, no? So salamat ulit, guys, sa pakikinig. Huwag nyo kalimutan, guys, to like this video. Comment down below kung may mga tanong kayo, suggestion. Don't forget to subscribe, guys, and hit that notification bell para updated ka sa next upload natin. Salamat.